dan so ayan, ganyan po magiging isang kanyang kulay, pure na organic na antibiotic yan. Okay mga katong, magandang araw at magandang hapon na sa inyong lahat. So bali tulad nga po nung pinakita ko sa inyo nung last video ko, may mga bagong napipisang mga manok at may mga bagong isa, yan. So ngayon, ilalagay na po natin sa brooder at ibababa na natin, yan. So Leo, at harvestin na natin ang native chicken chicks. Yan. So yan mga katong, bali ibababa na natin tong mga bagong pisa. So marami pala to. Bali kwan. Bibilangin natin. Ano, may ganda oh. 2 4 6 8 dami na. So kagandahan, ibig sabihin marami tayo magiging sisiw niya pag napisa lahat. Ilan na? 10 ano? 10. Yan. And 12. Uy, 14 na. Ano? Ganda ng kulay oh, may white, may black. 14 na ano? So ayan, 16. Ayan. 8 karon. Saligad. May nahulog dito mga katongs. Nasa loob ng hollow block. Ay hindi, ito pala. Ito. May nahulog pala rito. Wow, ang dami, 19. Ayan. Bali 19 po lahat. Dami, no? Oh. Anong maganda? Akala ko nasa 15. Dami. Ganda. So bali dito na lang natin lalagay. Dito. So ito inahin niya oh. Ayan natin dito. Sinuwebe piraso. Yan, tatlo yung block. Tapos,
Karamihan, puro ka na. Ayan. So yung mga katoks, dito ko lalagyan ng pagkain yung ating mga bagong baba, ano? So binili ko sila ng Bayo 1. Yung Bayo 1 kasi yung Integra 1 tawagin, pwede rin mga starter, broiler starter, yan. So ito kasi ang subok ko, Bayo 1, maganda to sa CCU. Yung mga Integra 1, yan, Pino siya, kaya hindi naman siya pinong-pino, hindi ka mukha ng mga broiler starter na parang mga ano, darak. So ito maganda to, yan. Mga durog lang siya. Hindi ka mukha ng mga broiler. So yan, kayang-kayang kainin ng mga bagong sisig yan. So lalagay ko po rito. So ayan mga bagong sisiw natin. At isa pa, itong kakanan nila, lalagyan ko ng tali para hindi kalkalin ng manok. Pagkaya kasi kinalkal ng manok, tataob. At masasayang yung pagkain. So ito po mga katongs, ito yung nilalagyan ng vitamins. Kahit sa mga sisiw, pwede po ito. Ito yung Robistrep BK. Maganda po ito kasi matagal ko nang ginagamit. Talagang subok po sa mga alagang bibay, hayop na manok. Yan. Ganito lang. Bali, nilagyan ko lang po siya ng konti muna dahil sisiw lang. Mga sisiw pa lang. Kaya konti lang muna para nasa ganun eh. Napapalitan din kagad. At ito, nalagyan na natin. Para makakuan na yung mga para makakuha na yung mga alaga natin. Ayan. Oops. Mga inom. So ito kasi parang kuhan. Parang ano niya yung paa. So ayan mga katong, share ko lang sa inyo yung ginagamit kong organic na antibiotic. Ito yung oregano. Ayan o. Bali, ito po siya. So bali, ito po yung organic na ginagamit ko. Ano? Organic na antibiotic. Down ng oregano. Bali, 4 piraso lang po yan. Para dito sa maliit na waterer natin ilalagay. Doon naman natin ilalagay sa may mga na ating mga native. Bukod pa po dito, may nilalagay akong kwan, pinapainom ng antibiotic din. So blender na po natin. Oh, ganyan lang. Oh. Yung pagtubig para konti lang. Hop. Para sure na kuwan talaga. Pinong-pino yung katas. Ayan na. So, okay na po ito mga katongs. Sasalin na lang natin doon sa lalagyan na ng tubig sa inuminan nila. Bagay yung waterer nila. Ito. So. Palawan mo. So ayan. Ganyan po magiging isang kanya kulay. Pure na organic na antibiotic yan. Diba?
So mabisa din po ito. Kasi alam niyo naman yung yung oregano eh. Talagang maraming ginagamot na sakit 'yan. So ito po yung native chicks natin na sinasabi ko, no. Yan. So dito ko sila kinulong. Mali maiinom na po nila yan, yung gamot na yung may oregano ng tubig. So yeah, mga katongs. Uy, ba't pumasok ka dyan? Lolo ko kaya. Oh, sige, kirain mo. Dalawa, dalawa pa. Loko ka? Ayan mga katong, tapos na ako dito sa ating mga manok. Naibaba ko na nga po. Then nalagyan ko na rin ng gamot yung ating mga tama. Dito naman po tayo sa ating mga bibi magpapakain. Ayan, mga malilit na bibi lang po. Ito meron pong pagkain yan, oh. Kasi ito papalitan po namin yan, palit tubig. Yan. So dito natin nilalagyan ng tubig to, eh ng pagkain, feed. Ganun lang, simple lang tayo magpakain, di ba mga katongs? Musta yung mga alaga natin dyan? Ayun o, ito malaki to, ano? Yung puti. Ayun ang malaki o, yung puti na yun. So okay naman yung ating mga upgraded chicken dito. At babad naman po sila sa pagkain, kaya hindi sila magugutom. Papasok na sila doon pagkahapon doon sa bodega nila. May hapunan din po sila ron, kaya no problem ang ating mga alaga. So ayan po mga katongs, share ko lang sa inyo. Kahit utingnan nyo doon sa mga past video ko, talagang mga una, simula lang po ako sa tatlong bibi, no? Dalawang inahin, isang barako. Hindi umabot ng umano lang ng mga ilang buwan, ayan na parami ko na po siya. Hanggang sa nakakapagbenta na ako, nakakapag-swap na ako, at nakakapagluto. Yan. Yung po ang kagandahan sa magsisimula. So, kahit kayo, itry nyo lang po sa kwan. Kaya nga sa kanday, tatlong bibi. Isang barako, dalawang inahin, dalawang dumalaga, pwede na yon. Pagka yung dalawang dumalaga na yun, inang itlog ng tig 15 pieces sa yung bibe, sa dalawang dumalaga edi 30 pieces na po yun, ano? Yun lang, mabuhay nyo yung 25 pieces na itlog mapisa, de 25 pirasong bibe na. So after 1 week, 1 month, manghitlog po uli yan, yung bibe pagka pisaan niya sa mga itlog. Palipas lang kayo ng mga, minsan hindi pa umabot ng isang buwan, basta iawatin nyo lang kagad yung mga ina kaya, no? So ganun lang ang diskarte ko sa pag-alaga ng bibi. Kahit sa manok, kapisado ko na po yung manok na yan. Ayan yung napisa po na yung binaba ko na yan. Palilipasin ko lang ng mga ilan linggo, dalawa, ibababa ko na po yun, iwawalay ko na po yung inahin. Mukha nung doon sa may walo, kailan ko lang binaba,
binaba ko na po siya. Tapos kanina nakita ko umuupo na siya sa mga pugad. So ibig sabihin mangingit din na siya, di ba? So yung inakay niya na yon, wala pang isang buwan. Body kun na nga po yon. Wala pang isang buwan. And then yung manok, ayan, mangingitlog na naman po. Kaya yun ang kagandahan. Basta aawatin nyo lang po kagad yung inahin. Kahit na dalawang linggo or 3 weeks yan. Para sa ganun, eh, mangitlog uli siya, di ba? Kaya mga katong, nakakatuwa, may tatlong area na yung ating mga kulungan. Kung mga nagtatlong hati na sa nagtatlong hati na, no? Meron doon yung upgraded chicken. Dito yung bibe. At doon yung mga umiitlog, lumilimlim, yung mga umiitlog, lumilimlim, then yung mga napipisa. Pagka lumaki yun, lilipat ko naman ito doon. Yung mga bagong pisa, pag lumaki laki na, lilipat ko na sila dito. Ito, pag lumaki itong nandito, ibabalik ko sila doon para doon sila mangitlog. So, ganun lang. At least, tuloy-tuloy ang pagdami nila. Nakakatuwa kahit na sa maliit na bakuran. Likod ng bahay, pagparami tayo ng ganitong klaseng mga bibi, manok, masaya, nalilibang ka, di ba? So yun nga po mga katong sano, ibabalita ko lang sa inyo. Binitawan na po namin yung lahat ng kay Boss Mindin. Yan, hindi na po kami magsasaka nun, halos 7 hektarya tayo eh. Tapos yung kay Boss Roaming Bulldog, yun na lang po ang iniwan na 2 hektarya. Yun po ang lalagyan namin ng bukid ng palay, sasakahin. Kung magkataon, eh, pwede pang pakwanan yun. Papakwanan pa yun, di ba? Bakit ko binitawan yung kay Boss Mylin? Kasi sa tagal na panahon, parang pagdating ng anihan, ibig sabihin walang nangyayari tulad nun yung computation, nandyan sa akin magkano yung natira, magkano naging utang, magkano tinwid, masyado kaming dihado. Kaya sabi ko okay na, tama na yun. Kaya siguro kahit kwa naman eh, papano makakapagtrabaho naman tayo ng maganda kita, ayos ang trato sa atin. So sabi ko kahit na ganito lang kami, huwag naman kaming tratuhin na parang hayop. Kaya sabi ko sa mga bata, okay na yan, tigilan na natin, nasa ayos naman na nagpaalam ako. So eto, dito na lang tayo ikot-ikot nyan, then dun sa 2 hektarya kay Boss Romy. Then sa Tagaraw, mapagpakuan ulit tayo. Yan. Talagang ganun ang buhay. Kahit na sumablay kami sa pagpapakuan nun, syempre hindi naman ibig sabihin nun, sumablay kami nung nakaraan sa pagpapakuan, hindi na kami papakuan. So hindi ganun. Kailangan try and try, di ba? Hanggat sa tumama tayo sa presyo, tumama yung kapuan natin. Sa totoo lang, ang dami nga nagpupunta rito eh. Sinukuha kami. Tapos may mga maraming, nung nalaman nilang binitawan namin yung kay Boss Mylin, maraming nagpupunta rito, kinukuha kami. So, nakakatuwa naman yung ganyan. Tapos maraming yung nagbubuhol ng tanim, di ba, ng abisilya nga po ako nung nakaraan. So pati yun po, hindi na rin po ako mga abisilya. Kaya sabi ko baka may dumating na magandang trabaho para sa amin. So ito mga otoks, yung baba po na ito, nilagyan ko ng ganyan, ng kulambo ito. Kasi sumusuot yung ipang malilit na bibi, sumusuot pa rito. Ayan, nilagyan ko para sa ganun eh. Wala na talaga humahalong kwan dito, mga bibi. Kaya
Talagang bukod-bukod na sila mga katong. So, yeah, okay na tayo dito, ha? Huh?